Sa masaganang araw mga kabaro. Nandito naman tayo sa aking kusina. Tapos na tayo magpakain ng manok. Kaya saglit lang naman doon. Gusto ko kasi mapadali na itong aking kusina. Tama-tama, umating ang aking assistant. Choy-choy ba na tanto? Kasi mahirap ito na trabaho pag wala ding maghawak. Kasi nga, ito na yung tinatawag na ironworks. Kaya, sinasabi ko, hindi lang tayo magaling sa luto o magaling sa pag-alaga ng manok. Dito rin, may konti tayong kalaman. Marami na tayong nagawa na project na tapos ko na yung ating main gate. Tapos, ito na yung titirahin na naman natin. Yung grills ng aking kusina. Kaya, hindi naman ako nag-aaral dito sa eskwelahan talaga. Pero yung mga nag-mentor sa akin ay isang mga professional din. Kaya, kalaman natin, medyo galing dito sa kanila. Kaya, salamatan natin yung nagturo sa atin. Kaya, importante kasi sa isang tao, ay dapat flexible tayo. Kung mayroong turo, may nag-advise, o nagkabubuti, sundin natin, gayahin natin. Walang masama doon. Kaya, itong mga kalaman ko punti, ikinaya ko lang sa kanila. Kaya, ito yung aking building machine. At saka, ito naman yung bakal natin na square bar. 10 mm ginamit ko na welding rod 2.5 mm para tama-tama. At saka yung amperahin nito kasi medyo may kakapalan kunti, lagay natin siya sa 100 amperes para maganda ang tunaw niya. Ito lang naman ang niroro sa akin. Kaya sinasabi ko, mas marami pang magaling dyan. Pero kasi pag sa ating sariling bahay, dapat wala na tayong masyadong labor pa. Kasi nga ito, pagka magkuha pa tayo ng mga professional builder, singilin tayo nito ng mahal. Kasi kala nila siguro hindi tayo marunong magpadikit ng welding rod. So, basta may gamit lang tayo, yan ang importante. Lahat ng bagay mapag-aralan. Kaya sa umpisa kasi yun, parang hindi pa maganda yung ating trabaho, pero pag tumagal ng tumagal, lalo na pagka may assistant tayo na gwapo, gwapo din ang resulta ng ating ginagawa. Yung importante din yan. So, isa natin, mga kabaro, para matapos na to kasi matama, hindi na kami magkapagtrabaho sa labas kasi nga medyo umambon, kaya dito kami magtrabaho ngayon. Yan na, kita ko sa inyo. Buksan mo yung ating nakasiting na yan. So, dapat lagyan natin ng ground din. Ikabit mo yung ground. Ikabit sa ground. Dito banda. Para madaling mag-ano. Yan. Maganda na. Saka maganda tayo ng eskwala at saka yung porbadira. Hindi po ang eskwala. Sige, langan natin ng eskwala. Eskwalahin natin. Eskwalado. Yung mga kaparo, video based
spot-spot lang kasi matunaw din siya. Ganyan lang yan ang technique. Spot-spot lang. Next, yung kabila para maiskulado yung trabaho natin. Lagyan natin yung frame niya. Sa babaw yung isa. Kaya kailangan talaga ang naghahawak. Kasi nga, dapat lang talaga maganda yung gagawa natin. Kasi kulaan natin. Musog kunti. Yan. Sikulado. Okay. 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 Tirahin na natin. Okay. Lakay iskwara na. Kailangan i-forward mo kasi nga grills lang ito eh. Yung rahat ng kanto nito dapat iskulado. Kasi kumaya, mahirap pagka lagay na natin doon, hindi na magkasya kasi nga hindi na sakala. Yun ang lante. Nakasparado. Round. Sedikit na. Dan nanti lagay. Tulak mo kung tigyan.
Yun lang. Bago natin tapusin ito mga kabaro, shout out sa aking mga kasamahan. Mag-ingat kayo. Medyo taglamig ngayon, lalo na sa Europe. Ingat kayo, lalo na pag magulong. Dapat naka-alalay lang, lalo sa pagtrabaho sa labas kasi mahirap na. Kailangan natin maingat lagi. Kasi nag-antay ang ating mga pamilya, ating bahay, yung mga anak. Kaya payo ko sa inyo, bawat pagtrabaho, laging iisipin ang safety. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe.